guys, welcome sa aking YouTube channel. For today's video guys ay magdidilig ulit tayo, pero ang gagamitin natin ay itong bigas. Yung pinaghugasan natin ay siyang ipandidilig natin mamaya, pero bago niyan ay ipapakita ko muna itong aking mga tatlong model ngayon. Ito yung, kung matatandaan ninyo yung kanyang video noon, siya ay may bulaklak. Yung kanyang bulaklak ay hindi tumangkad, mababa lang siya. Ito kasing orchid na to ay nagkaroon siya ng sakit. Nangitim yung kanyang dahon. Ayan. Akala ko nga hindi na siya magbubulaklak. Gulat ako, nagkaroon siya ng bulaklak. At yun nga lang, hindi siya tumaas. Hindi siya lumaki. At ito namang isa ay yung nagkaroon ng bulaklak pero konti lang. Mga apat lang yata yun. At ito naman yung isa ay hindi siya nagkaroon ng bulaklak. Bagong dahon ulit. Kung mapapansin nyo, itong mga orchids na to ay kailangan ng mairipat. Sa susunod kong mga video ay iriripat natin at ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila itatanim ulit bago ko hugasan yung bigas at ididilig dito. Ay ipapakita ko muna sa inyo guys yung aking next propagation ko gamit ang mga tangkay ng orchids na inani ko. So ipapakita ko sa inyo guys. Ito na guys yung mga inani ko, may tatlo dyan, iba't ibang kulay kasi pinili ko lang yung mga malulusog na tangkay para siguradong magkakaroon ng bagong orchids. At ito naman guys. Bali, ito, yung ginawa ko to ay hindi sabay-sabay. Pero araw lang naman. At ito guys, ito yung isa. Sa nakaraang video ko ay sinabi ko sa inyo na kung merong nag-yellow man o brown, ayan, ay ibig sabihin ay failed yan. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin. At siya nga pala guys, eto ay bote. At ito naman ay plastic. So, kung mayroon kayo container na bote ay mas maganda kaysa sa plastic bottle. Ayan, bali tatlo ang nilagay ko. Pero yung isa ay failed. So, tatanggalin natin. Ayan, kukunin lang natin yung failed. Tatapon na natin kasi wala na itong pag-asa. So, ayun. Dalawa na lang ang natira. Ang gagawin natin ay ibabalik ilit natin at tatakpan. Sa darating na aking mga video ay i-update ko kayo. At ito naman guys, yung sinabi kong isa na hindi pa pwede ilipat kasi wala pa siyang ugat. Ay, siguro kaya matagal kasi ayun nga, nasa dulo siya. Kaya nahihirapan siguro magkaroon ng ugat. Kasi kadalasan yung mga naunang dalawa ay dyan sa pinakaunang baitang kay pangalawang baitang tumubo. Pero ito yung nasa dulo. Kaya medyo matagal. So ayan guys, ang aking mga next batch. Meron pa doong dalawa kung aanihin. Kapag kayo ay nag-propagate ng tangkay ng Phalaenopsis, kailangan guys, huwag niyong hintayin na ang kanyang bulaklak ay mahuhulog lahat. Dalawa o kaya tatlong natitira ay pwede niyo nang anihin kasi pag masyadong matigas na yung kanyang tangkay ay may posibilidad na hindi na siya successful. Kagaya nung tinapot kanina kasi doon ay masyado nang matigas yung kanyang tangkay. Kaya mas maganda kung magpapatubo tayo ay yung mga nasa kagitnaan lang ng kanyang paglum. Anihin na natin. Okay guys, bago tayo magdidilig ng hugas-bigas kasi very dry ito, gaya ng sinabi ko sa inyo noon ay magdidiligan natin muna ng regular water.
yung way ng pagdilig. Tapos, yung hugas bigas ay isusunod na lang natin. Pero kung nasa sa inyo yan, kung gusto nyo yung pinaghugasan nyo ng bigas, ipunin nyo. Limbawa, nagluto kayo ng umaga, tanghali, hapon. Pwede nyo yung ipunin, tapos idilig nyo siya ng kinaumagahan. O pwede nyo rin idilig yun ng yung pinaghugasan nyo ng umaga, tanghali, ididilig nyo sa kanya sa isang pasok. Ganun. Everyday nyo gawin yan sa inyong mga orchids. Everyday isang pasok. So guys, maghuhugas na tayo ng bigas. Ito na guys yung pinaghugasan ng bigas. Siya ngayon ang ididilig natin dito. Yan. Ayan guys, oh, parang siya. Kasi ang pinaghugasan ng bigas guys, nutrients na pwedeng makakapagpalusog dito, makakapagpataba. Ayan, ibabad lang na. Sa isang araw, pwede nyo gawin ito. Kada mag-sain kayo, magluto kayo ng maghugas kayo ng bigas, araw-araw isang paso ang didiligan ang pinaghugasan nyo. Huwag natin sayangin guys kasi yung karamihan sa atin tinatapon lang yan. Pero mainam ito guys para sa mga halaman itong mga pinaghugasan ng bigas. Hindi lang sa orchids guys, ito maganda. Kahit yung mga gulay, lahat ng mga halaman pwede nyo diligan ng pinaghugasan ng bigas. Bali, binidigan ko muna siya ng tubig, saka ko binidigan ng ito, hugas-bigas, pinaghugasan ng bigas. So, uulitin natin para hindi sayang, bubuhos natin siya ulit. Yan. Hanggang kapun. So, ganyan lang guys. Ito lang ang aking sikreto. Sana may natutunan kayo sa aking mga ina-upload na video. Ayan na guys, tapos na natin diligan. Bali, ang nadiligan natin ng bigas, ito lang. At saka yan, ito ay tubig lang ang dinilig ko sa kanya. Kasi yung bigas natin ay dalawang beses ko lang hinugasan. Dito lang sa dalawa nagkasya yun. Sa susunod naman, ito naman ang didiligan ko. Sigla na sila guys. Kanina, halata mo yung orchids kapag nauuhaw na sila. Parang malungkot, pero pagkadilig mo ay masigla ulit sila. Punasan natin. Yan guys. Sana may natutunan kayo ulit dito sa aking video ito. At kung kayo ay natuwa dito sa aking video, ay pakibigyan nyo ako ng like. At paki-subscribe nyo na rin. Pindutin nyo na rin ang bell notification para updated kayo sa lahat ng aking i-upload. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo.